Hi guys, welcome to my channel. Kung bago lang sa channel ko, please like and subscribe. So dito tayo ngayon sa channel ko. Ba-vlog natin ngayon is yung team ko, exciting 400cc. So ito siya. So maraming salamat kay Pakita mo sir. Hi sir, Alan. Ayan. Sa pagpapahiram sa atin sa team ko na to. So ngayon, testing natin. Let's go. Yon, so yun guys, nandito na sa harapan natin ngayon ang Kimco Exciting 400. Ang specs ng engine nito is 400cc, single cylinder, single overhead cam, 4 valves, liquid cooled na rin siya guys, so malakas talaga. So tingnan natin yung ibang specs, let's go! Switching, better lane switch. I can never fuck with a lame bitch. I was down niggas on some fake shit, snake shit. Talking out the neck, give you facelift. Did this on my own, I can never fucking fake it. Pops put me on John Jones heavyweight shit. I ain't throwing hands, so I'm about to fucking K it. Keep it with a comma clip, not punctuation. Word. Yeah, we pulled up, put a deuce in the sprite. And guys, so dito tayo ngayon sa headlight ni Exciting. Sobrang nakaka-excite nga talaga. Napaka-angas niya. Ayan o. So all LED na siya. Then meron na rin siya ditong winglet, tawag na dito, 'di ba? So ayan, daan na ng hangin, pambasag ng hangin. Syempre pang NLEX 'to eh. Then LED na rin 'yung ano niya, 'yung signal lights. Tapos maganda na rin 'yung ano, 'yung fairing. Saka ang ganda ng paint job nito, matte blue. Matte dark blue. So napaka-pogi talaga. Then may visor dito. Tapos 'yung ano, support sa visor. Then logo ni Kimco. Ayan. Sobrang pogi. Sa taillight guys, so taillight niya all LED na rin. So sobrang pogi, no. Ang ganda ng design, parang aftermarket yung design niya. Tapos ito yung ano niya guys, signal lights. Ayan, LED rin. Then ayan yung buong taillight niya. Napakaganda. Tapos reflector. Then yung ano niya, yung rear fender niya guys. Tapos yung pipe, ayan. So itong pipe guys, nakakalikan na to. Sa soundcheck natin mamaya, napakaganda. Ayan, so dito tayo sa panel gauge ng Kimco Exciting guys. So sobrang ganda kasi may digital dito na speedometer. Ayan, ang ganda niya. Then ABS, tapos check engine, ayan, oil. Then ito yung speedometer pa rin ata to. Oh, speedometer pa rin. Then digital na speedometer, digital time. Ayan, tapos may Bluetooth, may dati alam po ano yan, odometer, digital odometer guys. Then logo ni Kimco, ayan. LED siya guys ha. Tapos dito naman digital din. Fuel meter, temperature, then volt battery, yan. Odometer. Ayan, tapos ito tachometer ata to guys. So tama, RPM. So napakaganda yan guys. Tapos ito may Kimco pa na nakasulat dito. So sobrang ganda. Para siyang kotse no. Yeah, so dito tayo sa handlebar guys. So ito yung type ng handlebar niya. So kakaiba yung design, no? Medyo naka high rise pa siya, ang ganda. Then dito may parang silver na chrome dito, medyo kupas na nga lang. Ayan. Tapos dito guys sa left side, yung grip, rear brake, then passing light, high beam, low beam. Then ito yung para sa compartment, check natin mamaya. Tapos kill switch, signal lights, tapos busina. Ayan. Then ito side mirror niya, stock ba ito sir? Stock to no? Ang ganda na side mirror niya guys, oh. Ang laki. Maski. Tapos ito, wow, lupit to guys. Handbrake. Napakalupit. Kasi ito tayo sa right side guys. So, throttle grip, front brake. Then, ano to sir? Sa ilaw. Sa ilaw. Dito, sa ilaw. Ay, sa ano? Adjustment. Ah, pang-adjust ng digital. Tapos ito, sa ano rin, sa panel din, yung mga to. Panel. Then, patay na ilaw. So, ayos yan. Then, push start. Tapos, ito yung hazard. Ayos. So, dito naman tayo sa susunan, guys. So, shutter key siya. So, once na pinundot mo to, maglalock. So, parang sa mga NMAX din, may shutter key. Pag
hindi siya keyless. So, ayan. Then, meron siyang side pocket dito, guys. So, kasalik ang mic ko. Yun lang. Ayan, dito saksakan na ano, guys, yung USB. So, andito. Andito ba, guys, sir? Ayun. Andun. Tapos dito, meron pa isa dito. Ayan. So, dalawa yung side pocket na may lid. So, may sarado, may pangsarado. Yun, tapos, ito yung fuel tank, sir, no? Ito yung fuel tank niya, guys. So, wala siyang switch dito sa fuel tank. So, di angat lang siya dito. So, ayan na. Then, sususian mo yung fuel cap. Yung. Oops. Tapos, guys, yung fuel capacity itong tank natin is 12.5 liters. Ayan. Tapos, guys, para mabuksan natin yung seat storage niya, i-on mo muna dito. Ayan. Dapat nakatapat dito. Tapos, push mo to. Soft lang to eh. Ayun, tumunog. Then, nandito sa ilalim. Isa pa. Ayan. So, ayan. So, yun yung compartment niya, guys. So, may paloob. Kasi may takip to dito eh. So, hindi ko alam kung ilang liters to, pero mukhang kasha naman yung... May ilaw pa yan, guys. Oh. Kasha dito, alam ko yung large na full face. Kasha dito, depende. Ay, hindi ba kasha, sir? O, yun, hindi pala kasha. Tapos ito, may support ni Celia, guys. Meron siyang, ano, arms. So, mas okay ito kaysa sa spring, di ba? Ayos. So, ayan yung compartment, guys. Ito yung battery. Yun. So, ito yung gano'ng kaluwag. So, pwede kayo mag-stock dyan. Tapos, guys, ito yung Celia niya. So, sobrang ganda. Tapos naka-camel back lang siya. Tapos may support dito sa balakang mo. Then ito may plastic dito. So hindi siya synthetic leather. Ah, synthetic leather pala siya. Sorry. Mas maganda siya dito, guys, kasi may kapitan siya dito. So hindi dudulas dito kahit anong suot mo, kung pantalon man yan, jogging pants. Hindi ka talaga dudulas dito, guys, kasi makapit siya. Yan, tapos meron itong hawak grab bar. So ito yung grab bar niya, sobrang laki. Parang sinusuportahan na rin niya yung silya. Ayan. So, hindi kami hirapan umangkas. Tapos, may naka... Ano na kasi? May nakalagay ng pan-top box. Ayan. Sa DC monorock galing, guys. Tapos, ito yung top box, sir. Alloy na. Ganda. So, ayan. So, bumagay talaga siya. Yun. Tapos, guys, dito tayo sa gulong. So, ang front mags niya is size 15. Then, stock tire niya is 120 by 70. Tapos, dual disc brake at ABS na siya, guys. So, ang braking system to ay dual ABS. So, ABS din yung likod, guys. Tapos, ito yung telescopic fork niya, guys. Yun. As maganda dito, may butas na yung ano niya dito. Yung pang-araro niya. So, para nakasira siya ng wind resistance. Kasi ibang motor, walang butas dito eh. Yun, tapos dito tayo sa likod, guys. Size 14. Yan. Size 14 yung mags. Tapos, naka ABS din. Disc brake siya, guys, ha. Tapos, ang lapad ng gulong ito is 150 naman. 120 sa harap dito, 150. So, sobrang lapad niya. Sobrang ganda tignan. Yo! Tapos, guys, nandito nga pala yung ano, ilagay ng coolant. So, yung radiator niya, dito mo bubuhos yung coolant mo. Then, nandito kasi yung radiator. Tama ba, sir? Ayan. Ito. Ito yung radiator niya. Makikita mo yung coolant. Oo nga, sir. Ayan. So, dyan nilalagay yung coolant sa may tapakan, sa may left side. Yo, so, ito yung radiator. Ang galing, ha? Tapos, dito tayo sa footboard, guys. So, may pahingahan ng paa. Tapos, ito yung footboard niya. Then, tapakan yung angkas. So, may lock din. Tapos, ito yung pipe, guys. So, itong stock pipe. Ito yung stock cover, sir, no? Stock cover to. Tapos, sakalkal yan. So, sound check natin. Ayan. So, ito yung sound check. Tapos dito sa right side, guys, so ito yung ngayon tapakan. Then pag tinanggal mo itong mating, ando yung lagay ng coolant. Tapos side stand, sir, may kill switch ba to? Wala, walang kill switch. Then center stand, tapakan ni angkas, ganyan pa rin. Then airbox, tapos dalawang rear suspension na, guys. Pero ito aftermarket ng RC, binilagay ni sir, tinanggal ni stock. Para medyo lowered, yan. Tapos ito yung CVT niya, walang kickstart. At napakaganda nung cover. Napaka-premium mo yun, oh. Yun. Tapos, matte yung design nung ano niya, guys. Parang plastic lang to. Ayan. Dikit lang. Oh, dikit lang. Maganda yung emblem niya. Ayan. Hindi siya gloss. Ay, hindi siya chrome. So, plastic lang siya. Naka-matte, ano siya? Matte gray. Ayan. Ayan. So, nasa kaya ko, sobrang relaxing. Maluwag pa yung space.
5'8 ako, guys. Then yung cushion, ramdam na ramdam malambot, saka yung camelback, yung support sa balakang. So tapos relax lang yung manibela, guys. Hindi mo na kailangan yung buko masyado. Ayan, kasi abot na abot mo agad. So ngayon, tara tayo ipahandar. Test drive natin ng onte. So yun, guys, sa akin po exciting ito, Tura 5'8. So lapat, isa. Then pag dalawang pa atin ito. So ayan. Ayan, so guys, nandito tayo sa Kimco Exciting 400. So start na natin sa Isuzu. Ito Isuzu. Ayan, so start na natin. Ayan, napakaganda ng tunog. So, buti pinayagan tayo, sir, kahit maigli lang, takbuhin. Ayan. So, medyo mabigat siya, no? Para sa 400. Pero pag umahandar naman na, okay na. So, ayan, ang ganda. Ang sarap sa puwet nung wasilya sa likod, kasi support na support talaga. Tapos relax na relax talaga yung pumo dito, guys. Ang ganda, ang lupit, ang lakas ng hatak. Kaya tinitin tayo yung, try natin yung front brake. Ang lakas, ABS. Then rear brake, rear brake. Whoop, ang ganda, smooth na smooth. Tapos suspension, hindi natin masyado masusubukan dito kasi makinis dito eh, spile to eh. Dati harurot, ayun, namdam yung power talaga sa harurot. Ayan, dati iakit na onte. Sorry, sir. Ayan, natin. Grabe, ramdam na ramdam yung power. So sorry na natin. Solid. So hindi naman siya ganun kabigat pag umaandar na, pag nakapatay na talaga yung makina. Sobrang ganda, ramdam yung sipa niya, lupit. Eh no, oh, preno. Iba talaga ABS. Tapos ilagay sa big bike. Ay nako. So ito, guys, 400cc to, exciting ha. Yung X-Town nata yung 300. Yun. Yun, ganda. Sobrang lupit. Wala kang masabi, nasa hata ko. Woo! Tapos preno bigla. Whee! Ang ganda ng preno, smooth. So feeling ko naman okay suspension ito kasi yung mga manapod ng mga nag-Philippine loop na Kimco. Ang ganda. So ito yung tsura, guys. Huwag nakasakay ka sa Kimco Exciting. Napakaganda. So maraming maraming salamat sa atanood. 359,000 nga pala SRP nito. So ayun, thank you, guys. Please like, comment, and subscribe. Woo! Bye!